Kamusta ako po sa JE at maraming salamat sa pagpunta muli sa aking channel. Ang pagkukwentuhan natin ngayon ay ang 25th kabanata ng Dark Continent Arc. Pero bago yon, huwag niyo po sanang kalimutang i-hit ang subscribe button sa baba pati na rin ang notification bell. Kung hindi pa rin kayo nakakapag-subscribe sa ating 2nd channel ukol sa One Piece, i-hit niyo lamang ang mga link sa baba para sa araw-araw na kwentuhan dito lamang sa JETV Anime. Matapos ang malagim na pagkitil ni Vincent kay Sandra, inisip ni Kurapika ang kanyang gagawin sa mga oras na iyon. Sapagkat, kanyang napagtanto na si Vincent ay tauhan ng unang prinsipe ng Kakin at sundalo ng hukbong sandatahan ng kaharian. Samantalang siya ay isa lamang hunter na naging gwardiya ng Reyna. Kaya kahit anong testimonya ang sabihin ni Vincent sa mga hurado ay papaniwalaan ng mga ito. Tinutukan ng mamamaslang si Kurapika ng baril. Sinabi nito na kapag humakbang pumuli ang Hunter ay papaslangin niya sila Kurapika at Bill, pagkatapos ay papalabasin niya na ginawa niya iyon bilang pagprotekta sa kanyang sarili. Mula kanila Kurapika dahil kasabot ang mga ito sa tangkang pagpaslang ni Sandra kay Prinsipe Wobble. Isang kwento na gawa-gawa lamang din ni Vincent. Naisip ni Kurapika na kapag nakulong sila dahil sa peking testimonya ng tauhan ng unang prinsipe, magpapadala ulit si Benjamin ng isa pang mamamaslang. Papatayin ito sa Reyna Uwito at ibibintang ang kanilang kamatayan sa natitirang tagapagsilbi ng 14th na prinsipe. Sinunod ni Kurapika ang hiling ni Vincent at tumigil siya sa paglapit dito. Tinanong ng mamamaslang ang Hunter kung ito ba ang gumawa ng panawagan ukol sa mga Nenbis. Kinumpirma ito ni Kurapika. Sinabi niya na maraming gustong pumatay kay Prinsipe Wobble at sa lahat ng mga taong nasa silid, si Vincent lamang ang may motibo para gawin iyon. Sinagot siya ni Vincent sa pagkasaad na nagpunta siya sa silid nila Kurapika upang makipagtulungan sa kanilang resolbahin ang kaguluhang nagaganap sa loob ng kwarto. Kaya, dapat ay makisama na lamang si Kurapika. Nagalit si Kurapika sa mga kasinungalingang narinig niya mula kay Vincent, kaya inalis niya ang kanyang contact lenses upang ipakita ang kanyang mga pulang mata. Ginamit ni Kurapika ang Emperor Time at tinanong si Reyna Uwito kung nagtitiwala ba ito sa kanya. Hindi alam ni Uwito ang isasagot, subalit nakita niya si Prinsipe Wobble na gustong magpakarga kay Kurapika. Nagudyat ito sa Reyna na sabihing magtitiwala siya sa Hunter kahit na anong mangyari. Walang sinayang na sandali si Kurapika, inilabas niya ang kanyang steel chain at ginamit ito kay Reyna Uwito. Nagtakaan lahat lalong lalo na si Uwito sapagkat sa pagkakaalala niya, ang steel chain ay huling itinarak ni Kurapika sa naunang naging banta ng silid na walang iba kundi si Sayyid. Sa pagtama ng hiringgilya ng kadena sa braso ni Reyna Uwito, may kasangkapang gawasan niya nang lumitaw sa ibabaw ng kanyang tenga. Dito, kanyang narinig ang boses ng Stealth Dolphin na nagpakita rin sa kanya sa unang pagkakataon. Sinabi ng Stealth Dolphin kay Reyna Uwito na dahil sa abilidad ni Kurapika ay may kakayahan na ngayon ang Reyna gamitin ng Little Eye at magagamit niya ito ng isang beses. Dinagdag din ng Stealth Dolphin na walang nakakarinig sa kanilang usapan maliban kay Kurapika. Sa madaling salita, ipinasa ni Kurapika ang abilidad na kinuha niya mula kay Sayyid papunta sa Reyna. Dahil sa mistulang pag-atake ni Kurapika kay Uwito, nagtaka si Vincent sa nakita at nawala ang kanyang atensyon sa paligid. Pagkakataong hindi sinayang ni Bill. Habang binabalutan ng ora ang kanyang katawan, mabilis siyang sumugod kay Vincent. Sinubukan itong pigilan ng mamamaslang sa pamamagitan ng baril. Subalit, nadepensahan ni Bill ang kanyang sarili. Agad napansin ni Vincent na hindi uubra ang baril kay Bill dahil sanay na pumoprotekta dito. Kaya, binuksan niya ang kanyang mga palad upang bitawan ng isang pag-ataking gawa sanay na tinatawag ni Airblow. Matagumpay na sanang magagamit ni Vincent ang Airblow. Pero, laking gulat niya na hindi ito gumana. Nagtaka siya sa nangyari hanggang sa kanya nakita ang steel chain na nakatusok sa kanyang hita. Hinihigop nito ang aura ni Vincent dahilan para pumasok ang mamamaslang sa estado ng Zetsu, kahit labag ito sa kanyang kagustuhan. Ang steel chain ay may kakayahan lamang na maglaman ng isang abilidad mula sa ibang Nen user. Ganun pa man, kapag ginamit ni Kurapika ang abilidad na ito habang siya ay nasa Emperor Time, magkakaroon ng kapangyarihan ng Hunter na ilipat ang nakuhang abilidad papunta sa ibang tao at kumuha ulit ng isa pang Nen ability mula sa iba pang nilalang. Bagay na ginawa niya kanila Reyna Uwito at Vincent. Dahil sa pagkawala ng kanyang abilidad, napabagsak ni Bill ng walang hirap si Vincent at inapakan naman ni Kurapika ang braso nito na may hawak ng baril.
Sinabi ng Hunter sa mamamaslang ang kanilang pag-aresto dito dahil sa tangkang pagpatay kay Prinsipe Wobble. Nagmaang-maangan si Vincent, kaya sumigaw si Reyna Uwito at sinabing tatayo siyang testigo para patunayan ang krimen na ginawa ng mamamaslang. Dinagdagan nito ni Kurapika sa pagkasabi na gamit ang kanyang abilidad, walang magagawa si Vincent kundi aminin sa korte ang lahat ng kanyang pagkakasala. Matapos siguraduhin ni Kurapika na makukulong si Vincent, biglan nalaki ang mga mata at bumula ang bibig nito. Kinain ni Vincent ang isang laso na nakatago sa kanyang mga ngipin upang kitilin ang sarili niyang buhay at hindi magtagumpay sila Kurapika sa paggamit sa kanya bilang testigo. Sinubukan ng dalawang gwardiya na alisin ang laso sa bibig ni Vincent pero huli na ang lahat, kaya sinabi na lamang ni Kurapika na kailangan nilang tawagan ang mga sundalo ng hukbong sandatahan ng Kakin. Kagustuhang ikinagulat ni Bill. Sinubukan niyang questionin ang desisyon ni Kurapika. Pero bago pa man niya matapos ang pagtatanong sa kapwa gwardiya, nakita ni Bill na itinuturo ng Hunter ang earpiece na nasa tenga ni Vincent at sumenyas ito na huwag munang magsalita si Bill. Sinabi ni Kurapika na kahit buhay pa si Vincent at gamitin niya dito ang kanyang kakayahan para tumistigo ito laban sa unang prinsipe, siguradong hindi pa rin ito sasapat para ipadakip ng korte si Benjamin. At kung sakali naman pakinggan sila ng mga hurado, magiging delikado ang mga pagkakataong ipapatawag sila sa korte dahil pwede itong gamitin bilang tsansa ng kanilang mga kalaban para tapusin si Prinsipe Wobble. Kaya, para masigurado ang kanilang kaligtasan, nagdesisyon si Kurapika na ibigay ang bangkay ni Vincent sa mga sundalo at kumilos na lamang kapag gumawa ulit ng hakbang si Benjamin laban sa kanila. Ang mga sinabing ito ni Kurapika ay sinadya niyang sambitin para marinig nila Benjamin sapagkat kasalukuyang nakikinig ang unang prinsipe at si Bill Similco sa usapan nila gamit ang earpiece ni Vincent. Noong naputulang linya matapos sirain ni Bill ang earpiece, sinabi ni Balsimilco kay Benjamin na lubhang mapanganib ang abilidad na meron sila Kurapika. Sinasang-ayunan ito ng unang prinsipe dahil hindi siya makapaniwalang nagawa agad nilang pabagsakin si Vincent ng ganun kabilis. Tingin niya, isa sa mga gwardiya ni Prinsipe Wobble ay may abilidad na alisin ang kakayahan ng mga Nen users. At meron ding gwardiya ang 14 na prinsipe na may Nen ability na manipulahin ang kagustuhan ng isang tao para magsabi ng totoo. Nagkomento si Balsimilco sa deduction ni Benjamin. Sinabi ng sundalo na dahil mas pinili na lamang ni Vincent na magpakamatay at dahil sa katapatan ng mga gwardiya ni Prinsipe Wobble kasama na ng kanilang mga napakalalakas na Nen abilities, kinakailangan nilang maging maingat. Ipinatawag ni Benjamin ang bagong gwardiya na ipapalit kay Vincent. Ang pangalan ng gwardiyang ito ay si Bobby Mina. Sinabi ng unang prinsipe na ang misyong ibibigay niya kay Bobby Mina ay napaka-importante at hindi pwedeng mabigo ang sundalo. Naintindihan ito ni Bobby Mina at handa siyang ibigay ang lahat maging ang kanyang buhay. Shoutout muna kanila: Francis Nero Flores, Master Lakim TV, Dominic Abarado, pati na rin kanila Erish Adam, EJ Galvez, Jay Acuña. Sa silid naman ni Prinsipe Wobble, naisip ni Kurapika na pwede nilang gamitin ang Little Eye sa alagang hamster ni Mariam. Subalit, dahil sa kondisyong meron ng Emperor Time o ang abilidad ng kanyang ginamit para maipasa ang Little Eye kay Reyna Uwito, inutusan na lamang ng Hunter ang Reyna na gamitin ang kinuhang Nen ability sa kahit na anong maliit na hayop o insekto. Magagawa ito ni Uwito kahit di siya marunong gumamit ng Nen sa pamamagitan lamang ng pag-utos sa Stealth Dolphin. Habang tinuturuan ni Kurapika sa Reyna Uwito, nagsalita ang Stealth Dolphin. Pinaalala nito kay Kurapika na pwede ring ibigay ng Hunter ang airblow sa kanya upang maanalisa niya ito. Subalit, tumanggi si Kurapika na gawin ang suhestyon ng Nen Beast. Dahil kapag nagkarga pa siya ng abilidad sa Stealth Dolphin, kailangan panatiliin gamit ni Kurapika ang Emperor Time ng mas matagal. Isang bagay na hindi niya makakayanan. Sapagkat, ang abilidad ay hindi lamang umuubos ng ora ng Hunter. Ito rin ay kumukonsumo ng kanyang buhay. Sa bawat isang segundo na gamit ni Kurapika ang Emperor Time, nalalagasan ng isang oras ang buhay ng Hunter. Sa madaling salita, kapag ginamit ni Kurapika ang abilidad ng isang araw, mawawalan siya ng humigit kumulang na 10 taon sa kanyang buhay. Ganito kahalaga ang bawat oras na gamit ni Kurapika ang Emperor Time. Kaya,
Inutusan niya agad sila Bill na maghanap ng mga maliliit na hayop na pwedeng paggamitin ng Little Eye. Bago pa man sila makapagsimula, nakatanggap ng tawag si Kurapika mula sa hindi lamang isa kundi tatlong prinsipe. Ang mga tawag ay galing kanila Benjamin, sa ikalawang prinsipe na si Zhang Lei at ikalimang prinsipe na si Tobepa. Napakakomplikado ng sitwasyong ito. Kailangan mamili ni Kurapika ng tawag na unang sasagutin. Sapagkat kung sino ang unang prinsipe na sasagutin ni Kurapika ay nagre-representa ng pakikipag-alyansa niya dito. At kapag ang prinsipe naman na naghihintay ay nagbaba ng telepono, nangangahulugan ito ng digmaan. Hindi pa man nabibitawan ni Kurapika ang kanyang desisyon ay may dumagdag na agad sa kanyang palaisipan. At ito ay si Bobby Mina na sa ngayon ay kumakatok na sa kanilang pintuan. Kung sino ang prinsipeng pipili ni Kurapika para sa isang alyansa at kung anong panganib ang dala ni Bobby Mina sa silid ni Prinsip Wobble ay malalaman natin sa susunod na kabanata. Ito po ang aking paliwanag sa 25th kabanata ng Dark Continent Arc. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang magkomento sa baba. At kung gusto nyo rin naman ng iba pang kwento ng anime, ay search nyo lamang ang JETV sa inyong mga social media accounts sa gaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE, hanggang sa muli!